sobrang grabe yung comedic timing niya, grabe yung wit niya. So, kaya yung sinabi niya kanina, collaboration to. Kasi yung mga ibang lines, sabihin ko sa kanya, nakakatawa ba to? Tama ba tong line na to? Tapos pag may maisip siya, na mas nakakatawa, yung ipapasok ko sa eksena. Nagpapaalam ka, Tori, sa mga fans niya na tinitawa? Yes, so, kasi ano, ayoko mawala rin naman yung vision ni Direk sa scene. Baka kasi magbitaw ka ng mga sa vision niya for the scene. Correct. So, open naman si director kung may mga suggestions. Si Coco, ikaw ba nag-input ka ng punchline? Yung helicopter ba sa'yo yun? Hindi. Totoo ang pagkasawa ko yun eh. Yun ako eh. Then actually, nakikita siguro ni Direk na parang, sige nga, gaminin nga natin yan. And then, yung nagsera ko, walang kahirap-hirap talaga sa akin yun. Ako yun. Kasi sa Batanes, sobrang honest ng lugar, sobrang peaceful and quiet. So, kung gusto mong, ano, kung gusto mong ma-in-love at yung pinaka-core mo yung makikilala mo sa tao doon. Kasi walang ano eh, di maingay, walang ano, walang mga zero crime rate sila. So, yung ganong atmosphere, very conducive for romance. Yung comedy, yung rom-com na nagawa ng tandem nila, sobrang maraming tao makakarelate. As in, feeling ko mas marami pag makaka-relate dito kaysa sa nakarelate sa dating ko at Hana. Kasi yung dating ko at Hana, ano siya eh, masakit na love story. Pero ito, nakakakilig siya na story, pero happy, comedy. Eh, masarap tumawa at kiligin at the same time. Yung Dad Hana, nasasaktan ka na natatawa ka. So ito naman, natatawa ka, nakikilig ka. So I think mas marami talaga makaka-relate. Hindi, kasi sabi ni Alex yun, hindi mo kailangan magmasaktan para maging masaya. Pwede naman maging masaya at in love. Kumad siya. Agad-agad! Inspection! Overall inspection. Hindi ko alam. Hindi, ano ba? Ano ba yung gusto sa kanya? Wala na, top of your mind. Well, hawakan niya yung bag ko. Hindi ako nagbabag eh. Lahat ng bag ko, assistant talaga nagawa. Kasi wala akong bag eh. Hindi ako nagbabag. Hindi ako nagbabag. Papakuha mo yung dictionary. Bakit naman yun? Wala, syempre kailangan ko eh. Makalino. Kapatulo lang tayo pag may time. Ayun! Hindi ko alam. Hindi ko kasi kundi-consider yung sarili ko natin na magaling na actress. Ano lang ako, pumapasok lang ako sa proyekto kasi inibigay ko lang yung nalalaman ko. Actually, hindi ko rin alam ang secret eh. Kasi nagdadasal ko lang lahat. Hindi ko naman, pili ko, hindi naman personal kung makanyahan yan eh. Ano lang yan, binabahintulod lang ni Lord na kumita yung mga pelikula. Pero feeling ko, hindi yun galing sa akin. Ano yun, si Lord na kumama ng paraan para mag-work yun. Kasi laging ganun eh, like with this project, nag-pray talaga ako, sabi ko, Lord, hindi ko alam kung saan kami kukuha ng chemistry ni Coco. Hindi ko alam kung saan kukulutin yung magic namin kasi wala kami pinanggalingan. But throughout the entire shooting namin ng mga eksena, tiyunti na bubuo. Tapos tiyunti pinapanood namin yung mga preview. Parang meron naman. May nag-work naman. Hanggang sa nabuo ng nabuo. I guess, siguro yun lang. Yung ano lang, pagbukas ka lang and you just open your heart and your and you give your whole self to the project. Yun. I don't think that there's anything that's going to be wrong. Actually, para ako naging talaga, para ako naging grade 1. Para, siguro, pero sabi ko nga, naging advantage ko, every time na ginagawa ang project, talagang sinusurrender yung sarili ko. Siguro yung sincerity, saka yung pagiging honest, para, alam niyo, makapasa ka doon sa character ko. Ayoko kasi magbigay ng wall na para, nagbo na yan, nagkagawin ko niya ganito. And then, dito talaga, mas natutulog ko talaga, mas lalo pa maging open. Lalo na sa director ko at ako actors ko. Kasi sabi ko nga, kailangan i-submit yung sarili ko eh. Para may maibigay sila sa akin at yun yung matatanggap ko. Para maigay nila ako kung ano yung dapat kong gawin sa character ko. And then yun nga, sabi ko nga, kinakatakot ko. Sabi ko, wala pa naman ko na isip na, ayaw mo magpatawa. Sabi ko nga, dumating na yung point na, hindi, ayaw ko na, gusto ko na ako, hindi ko kaya. Pero alam niyo yung sinabi ko yung sa sarili ko, doon pala ako mas naging open na parang direct, bahala na kayo kung ano yung dapat kong gawin, kung ano yung makagawa niyo sa akin, basta gagawin ko lang. Hindi na ako nagtatanong, hindi ako kumakontras. Minsan lang may time na parang pag nalilito na ako sa karakter ko, direct, paano po ba yun?
kasi matalo talaga akong artiste. Pero sabi ko, mula na sinapit ko yung sarili ko, yun, mas naging fluid ang lahat. Kaya, mas sabi ko nga, mas meron ako naging baon after this movie, sabi ko, lalo-lalo na ang ganda preparation nito para sa akin dahil yung next movie gagawin is comedy. Kaya, ayun, napakalaking tulong sa akin ng pelikula. Sa akin, dalawang katrabaho. Actually, nung ako yung assistant, normal na normal sa akin yun. Kasi nga, ang dami kong nagtrabaho kong waiter sa Max. Tapos, nag-OFW nga ako. Tapos, nagtrabaho sa iba-ibang hotel. Nasubukan ko rin mag-drive ng tricycle dahil kailangan manumbaon, nag-aaral naman ng college. Kaya, pumutol, maning-mani sa akin yun. Pero sabi ko, ano naging boss ako, doon sa character ko, naging matadali lang para sa akin kasi nga, syempre, nakikita ko paano kumilos ang boss. And then at the same time, ginaya ko lang si Tony. Kumbaga, kung ano yung ginagawa niya, parang yun ko lang, pinaparot ko lang bawat sinasabi niya. Kung ano yung acting niya, ginagaya ko lang. Kaya, parang madali mo lang para sa akin. Baby, I need